Kasi nakita kita na galit na galit ka dun sa ilan sa mga Marcos vlogger na pumunta nga po dito. Bakit ganun na lang yung galit mo sa kanila? Ah, syempre. Paano hindi kami magagalit? Welcome na nga sila dito, di ba? Pinababayaan sila mag-live, pinababayaan sila na mag-upload. Pero ang hindi maganda sa ginagawa nila, nag-a-upload sila na mali doon sa tunay na nangyari. Alam naman namin yun dahil nakikita namin na ina-upload nila. So, kinukumpronta namin. Yan ang hindi namin matay. Ngayon, sunog na naman siya kagabi. Umami naman siya Na alin? Umami siya na talaga nag-upload siya. Umami naman siya na talaga nag-upload siya Na ganun Kaya sunog siya. Wala siya. Alam nyo, kahit sino iparibat niyo sa akin na isa'y mada, ako ang paribatin niyo sa kanila kasi alam ko kasi ang nangyayari Kaya wala silang may ano-serial sa amin. Wala silang maipapato sa akin na, hindi totoo yan. May mga ebidensya. Kagaya nung una nirebat namin, sabi niya, ang ina-upload daw niya kay Sarah. Ina-upload mo nga kay Sarah. Ang problema, yung title mo, iba yung pagkaka-intindi ng mga viewers doon sa ano mo. Wala daw kang binago sa video. Sabi ko, alam ko yon, wala kang binago. Pero tingnan mo ang title mo. Malayo doon sa video, di ba? Sinahingi naman siya ng sorry. Ngayon, bati na kami. Pero sa palagay mo, ano kayang reason? Bakit nandito sila at pumupunta sila dito? Isa lang yan. Wala na sila maikontent sa poo nila. Yun lang yun. Dahil alam nila ang totoo na ang poo nila ay sinungaling. Sinungaling pa at baling. Yan yun. Wala na sila maikontent kaya sila pumupunta dito. Wala na yun. Hindi na yan. At saka, alam nila sa sarili nila na nakakayang i-content ang poo nila kasi nga hindi na totoo yung i-content nila Alam nila yan dahil lalo na yung mga nangyayari sa kay OJC. Alam nila yan. Kaya nga sila nagiging trolls Kasi alam nila yan Alam nila yan na talagang ang poo nila ay marami ng pananagutan sa bayan. Yan lang. Sa pagkakaalam ko kasi itong mga pumupunta dito, mga dating Duterte vlogger din ito. Sa palagay mo kaya ito, mababaliktad itong mga to sa pagdating ng panahon? Babaliktad yan. Babalik sa mga Duterte, palagay mo? Hindi, babalik talaga yan. Ngayon pa nga lang bumabalik yun. Kasi nga, wala nga silang maiko-content. Dahil nga, kahiya-hiya yung iko-content nila sa puo nila. Dahil alam naman ng sambay ng Pilipino ang tunay na nangyayari. Kaya wala yan. Babalik at babalik yan. Mark my word. Ngayon pa nga lang, kagabi, ilan ang kagatayin sa Imada, di ba? Pumunta dito. Hindi lang kagabi. Halos gabi-gabi. Halos gabi-gabi meron. Ito pa ang magtindi kagabi ha. Tapos ng issue, binalikan kami. Binalikan kami ng Insay Mada. Kinumpronta namin. Ano sabi? Umami naman siya na talaga nag-live siya dahil tapos na nga daw. Sabi ko, hindi ganun. Huwag kang mag-live nang tapos na kasi yung viewers mo mag-expect doon na wala talaga nanonood. Yun ang point ko. Mag-upload kayo at mag-live kayo sa tama. Welcome nga kayo lahat dito Diba? Pinigil nga lang kami ni Bisda kagabi. Ganun-ganun kami Binigil kayo ni Bisda? Ay, siyempre. Rebat nyo. Ako ang paribatin nyo. Huwag kayong mag-rebat kasi lalaki kayo. Kami na lang mga babae. Pero bakit mas pinili mong sumuporta sa mga Duterte instead kay Marcos? Okay, Marcos. Dati na talaga ako kasi kami yung tinatawag na Switch to Isko. DTS, Switch to Isko. Kasi nung time na si Banat Bay, di ba nanonood kami lagi, ganun-ganun. So, it's time na mag-switch ko, sabay-sabay kami. Pero DDS. Pero kaya nga ang pangulo namin, si Isko at saka si Sarah, ang vice president ko. Kaya hindi ako nabundol. Dahil lagi kong tinatanda na sinabi ng pangulo, basta ako, sinabi ko sa inyo, siya ay weak leader at may dalang bagahe. Ano yung mga bagahe? Alam nyo na, may bisyo. Number one yun. At weak leader nga, ibig sabihin, wala siyang kapasidad na mamuno ng sambayan ng Pilipino. Yun lang yun. Kaya tinatawag na may bagahe. Basta ako, lagi nasa isip ko, lahat ng payo ng Pangulong Duterte. Kung lalo ng pandemic, pag sinabi ni Pangulong Duterte, huwag lumabas. Hindi talaga ako nalabas. Bahala yung mga kasama ko lumabas sa bahay. Ako hindi. Ganun ko karespeto si Pangulong Duterte. Yan. Ano yung masasabi mo? Sinasabi ng mga Insay Mada vlogger, mga Pulahan vlogger na mas may nagawa daw si Bongbong Marcos kaysa kay former president. Ay, teka muna. Ano nangyari? Baka matumba. Anong may nagawa? Kaya nga, inahamon ko ito, mga Insay Mada vlogger at saka Pulangers na yan, mag-research kayo sa PTV4 na andun lahat ang nagawa ni Pangulong Duterte, baka malula kayo. Hindi na pwedeng isa-isa yun, i-research nyo lang dyan.
nakalagay doon, Duterte Legacy, lalabas lahat yon, mga pulangers at saka mga inside matter. Alam naman nila yan, nagtatanga-tangahan yan, huwag kayong maniwala sa mga yan. Ang pagkakaalam ko po, isa po kayo sa mga nag-Galya Survey. Ayun po sa resulta, ano po ba yung lumabas na resulta? Di ba ang tanong nyo, sino yung magaling na naging Pangulo ng Pilipinas? Ay siyempre, si Pangulong Duterte. Siya talagang inano. Tsaka ang sigaw ng taong bayan, talagang si Pangulong Duterte. Lalo na pagdating sa illegal na drugs yan. Yun yung gustong-gusto ng taong bayan kasi nalinis eh. Nalinis niya. So ngayon, bumalik na naman. Ngayon, ang bentahan, FYI ha, mga pulangers at saka mga ensaymada. Ngayon, ang bentahan, sale. Hindi for sale. Sale ha, sale. Dahil ano nyo kung bakit sila sale? Sa dami yung nagbebenta, kanya-kanya silang diskarte. Alam ko yan. Dahil kami nakatira sa Taguig, alam ko yung mga kalakaran dyan. O ano pa itatanong niya? Ang Taguig ba nakakaramdam ng flood control ni Bongbong Marcos? Ay wala! Binaha nga doon, nag-live nga ako eh. Walang. At saka hindi, inamin naman ni ano eh, inamin ni... Yung ano sa Neda natin, ano pangalan noon? Si Arsenio Balisacan, na walang 5,500 na flood control. Wala nga nga. Yan. Wala talaga, inamin niya. At saka, wala na talagang perang Pilipinas. Alam namin yan at may nagsabi. Bago siguro umalis siya doon sa palasyo, alam niya na talagang walang pera. Kaya siguro nasabi. Wala na. Talagang ano na. Kaya nga diba, hindi nyo napasin, muhugot na siya ng mga pondo, kagaya na sa PILHER, ilalagay sa ang program. Ba't ilalagay? Hindi pera ng taong bayan. Yun. Ito pa isa. Ang national irrigation ngayon. Pamumunuan na ng Pangulo. Bakit mo pamumunuan? Anong gagawin mo sa pondo? Yung number one. Isa pa to. Yung ngayon nangyayari ngayon sa multinational. Ano ba yung nakatira doon? Mayayaman tao. Anong ginagawa? Kinukog na ngayon. Ang dami mga pulis na nagbarikada. Hindi na ba sila? At saka, eto pa. Kung nanonood kayo ng live dito, isang OFW, matalino. Saludo ko sa kanya. Alam niyo kung bakit? Did you think na ang mga Marcos babalik sa posisyon dahil sa bayan? Hindi. Eto. Alam niyo kung bakit sinabi niya hindi? Naghihiganti. Tama, nangyayari na. Pupuhanin isa-isa ang kanilang yaman. Nangyayari na, di ba? Yan yun. Wala talaga sila na balak na mamuno sa bayan at hinding ang hinaing ng sambay ng pilo. Wala yan. Wala sa kanila. May pa-concert nga eh. May pa-concert nga ngayon eh. 5:30. Ngayon? Ngayon yun, di ba? Sa Marcos Stadium. Isipin mo pa, ha? Ang kakapal nga ng mukha, pero ng taong bayan, di ba? Tapos, ang pagkain natin dito, simple lang, lalaitin pa nila. Itong mga trolls na to, may kalalagyan to. Tandaan yung mga trolls kayo, hanggang dyan lang kayo sa comment. Pero pag naningin ng sambayanan, tingnan nyo kung ano mangyayari. Hindi kayo magsisisi. Talagang iiyak kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. At saka tingnan nyo, ha? Kahapon, nandito tayo. May nag-rally pala doon sa ano, ha? Sa kongreso. Anong sinisigaw? Isauli daw ang pork barrel. Alam niyo kung bakit sila nagkaganyan? Yung binibigay na iba sa talong guest na kongreso, congressman, malaki kaysa doon sa MPA. Kaya itong MPA na ito, nagngangak-ngak. Kaya ang payo ko sa puo nila, fair ka. Manti na bibigyan mo yung mga alipores mo, pantay para walang sisingaw. Yun lang yun. Kaya kayong mga trolls kayo, hanggang dyan na lang kayo. Tama na yan. Uling tanong na lang. Sige. Ano yung masasabi kay Franz Castro na binabanatan si VP Sara Duterte? Hindi. Alam nyo kung bakit binabanatan ni Franz Castro? Ano yan? Divert lang yan. Dinadivert nila lang yan. Convicted ka eh. Convicted ka? Bakit? Tama naman si Sara. Ba't nandito ka? Convicted ka? Ako halal ng taong bayan? I-interviewin mo ko? Dapat ikaw nasa kulungan. Yun ang, kung matalino, yun yung pagkakasabi talaga ni Bibi Sara. Na dapat ikaw nasa kulungan, ba't ikaw nag-i-interview sa akin? I-convicted ka. Di ba tama ako?
at tama si BP Sara. Yun yung meaning na sinabi ni BP Sara. Yun. O ano pa itatanong nyo? Anong channel mo? Ay, huwag na, baka may mga trolls dyan. Tapos sasabihin nito, awayin ako na awayin. Okay mga kababayan, maraming salamat. Thank you.